Ang ipagkaloob ng Bansang Amerika sa Pilipinas, ang kanyang ganap na kalayaan, napakaraming Pilipino ang may damdaming kolonyal. Ang pagkakagapos sa impluensya ng kolonyalismo ay hindi natapos sa pagtataas ng bandila ng Pilipinas noong ika-4 ng Hulyo taong 1946 sa Lumita. Hindi ito katakataka sapagkat napakaraming taong mga dayuhan ang nagpapatakbo ng buhay ng mga Pilipino. Ang ganitong damdamin at kaisipan ng maraming Pilipino ay isang suriranin na kinaharap ng mga punong bayan na nasa puso ang tunay na pagmamahal sa bansa. Dahil dito, isang batas ang naisip ng mga kabayang magbabatas na maaaring maging sagot sa suriraning ito. Ito ay ang pagpapatibay sa Batas Republika 1425, subalit hindi naging madali ang pagpapasabatas nito. Ang Batas Republika 1425 na mas kilala sa tawag na Batas Rizal ay pinangunahan ng dating pinuno ng Pambansang Kapulungan ng Edukasyon na si Senator Jose P. Laurel bago ito mapagtibay noong Hunyo 12, taong 1956. Dumaan ang batas na ito sa mga umaatikabong debate sa loob ng Senado at Kongreso. Tinawag itong House Bill 5561 sa Kongreso na pinumunahan ni Congressman Jacob Gonzales at tinawag naman itong Senate Bill 438 sa Senado na pinumunahan naman ni Senator Claro M. Recto. Hindi makakapagtaka na sila ang mga pinunong nagtaguyod sa batas na ito. Dahil kung babalikan ang kasaysayan, malinaw na may marugdob na pagmamahal sa bayan ng dalawang ito. Sasaad sa Batas Rizal na dapat maging bahagi ng kurikulum ng lahat ng dalubasaan. Ang layunin ng batas nito ay una, maikinta sa isipan ng bawat mag-aaral na sa mga akdang isinulat ni Rizal, nagsimula ang simulain ng kalayaan at nasyonalismo. Pangalawa, maipaunawa na ang mga simulain, mithiin, kaisipan at pagpapahalaga sa kalayaan ng bayan ay ang mga naging dahilan ng kamatayan ni Rizal. At ang pangatlo ay upang mailahad ng maayos ang mga katangian, kaasalan, kakayahan at pagkataon ni si Rizal. Gayun din ang mga kaisipan at mga ideya ng sagayon, malinang ng kagandahang asal, disiplinang pansarili, mga sibikong gawain at pagkamabuting mamamayan.